Magandang araw mga bata. Narito muli ang inyong guro, si Teacher Nix. Upang kayo ay turuan ng bagong aralin sa musika. Ang ating aralin ay ang kilos o galaw bilang tugon sa tempo. Handa na ba kayong makinig? Magaling! Halina't tayo'y magsimula. Bilang panimula ay sabay-sabay nating awitin ang awiting Magandang Araw. Magandang araw po, mahal naming buo. Kami ay bumabati at handang matuto. Sana ang pagkikita'y maging kaigay-gaya. Mahal naming guro, magandang araw po. Magandang araw po, mahal naming guro. Kami ay bumabati at handang matuto. Sana ang pagkikita'y maging kaigay-gaya. Mahal naming guro, magandang araw po. Mga bata, meron akong inihandang rhythmic pattern. Pagmasdan natin. Ano ang time signature ng ating rhythmic pattern? Tama, 3-4. Ibig sabihin, tatanggap ng tatlong kumpas ang bawat measure. Ating ipalakpak ang rhythmic pattern. 1 and 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling! Ulitin natin. 1 and 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling! Para sa ating balik-aral, ano ang ibig sabihin ng mga simbolong P at F sa musika? Tama! Ang simbolong P ay mahinang pag-awit, samantalang ang simbolong F ay malakas na pag-awit. Ating pagmasdan ang mga hayop sa larawan. Ano-anong hayop ang makikita sa larawan? Tama! Kabayo, suso, kuneho at pagong. Ano-anong hayop sa tingin ninyo ang mga nasa larawan ang mabilis kumilos? Tama! Kabayo at kuneho. Alin naman sa mga hayop na ito ang mabagal kumilos? Tama! Suso at pagong. Ating tandaan ang dalawang salitang nabanggit, mabilis at mabagal, sapagkat ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating aralin na tempo. May dalawang awitin tayong pag-aaralan. Ang unang awitin ay ang Tsuwa Ay. Ito ay awiting bayan ng ating mga kababayang igurot mula sa Benguet. Ang ibig sabihin ng awit ay ang pagbabayo ng palay upang ito ay maging bigas. Ating basahin ang awit. Tsuwa Ay, Tsuwa Ay, talum alay,
Takuway. Uwe. Uwe. Juwaay. Juwaay. Lalakisway. Silayan. Uwe. Uwe. Ngayon naman, ay ipaparinig ko sa inyo kung paano ito awitin. Ating pakinggan. Ang ikalawang awitin na ating pag-aaralan ay ang awiting Iliili Tulog Anay. Ito ay isang awiting Hiligaynon na kung saan pinapatulog ng isang ate ang kanyang kapatid. Basahin natin ang awit. Iliili Tulog Anay, wala diri imo nanay. Kadto tsenda bakal papay, Iliili Tulog Anay. Ngayon naman ay pakinggan kung paano ito inaawit. Iliili Tulog Anay, wala diri kanto tinda bakal papay, Iliili Tulog Anay. Iliili Tulog Anay, wala diri imo nanay, kanto tinda bakal papay, Iliili Tulog Anay. Muli nating awitin ang Tsuwaay. Awitin natin ng mabilis at sabayan ng kilos na parang nagbabayo ng bigas. Saan ang galing ang awiting Tsuwaay? Tama, ito ay awiting galing sa Benguet. Sa ang lalawigan naman, makikita ang mga igorot. Tamang muli, ito ay matatagpuan sa lalawigang Bulubundukin o Mountain Province. Paano natin inawit ang awitin? Tama, mabilis at masaya. Anong katangian ng mga igorot ang pinakikita sa awitin? Tamang muli,
pagiging masipag at masiyahin habang nagtatrabaho. Ngayon naman ay muli nating awitin ang Ili-ili Tulog Anay. Sabayan natin ito ng kilos o galaw ng katawan. Ili-ili Tulog Anay, wala di rin imunanay. Kanto tsenda, bakal papay. Ili-ili Tulog Anay, ili-ili Tulog Anay, wala di rin imunanay. Kanto tsenda, bakal papay. Ayon kay Priscilla Magdamo, na unang nangolekta ng awiting Ili-ili Tulog Anay, ito ay inaawit ng isang ate sa kanyang nakababatang kapatid. Sa awiting Ili-ili Tulog Anay, ano ang kilos na ginawa? Tama. Ang kilos na ginawa ay sumayaw at umimbay. Paano isinagawa ang kilos? Tama. Isinagawa ang kilos ng mabagal. Katulad ng mga tao, hayop at bagay na nakikita natin sa ating paligid. Sa musika, ang awitin ay nagpapahiwatig din ng iba't ibang kilos. May mabagal at mabilis na kilos. Ito ay tinatawag na tempo. Paano inilalarawan ang elemento ng tempo sa musika? Ang tempo ay maaaring mailarawan sa mabilis at mabagal na kilos. Ulitin natin. Ang tempo ay maaaring mailarawan sa mabilis at mabagal na kilos. Awitin natin ang awiting Do a Little Thing. Ang unang pangkat ay magsasagawa ng mabilis na kilos. At ang ikalawang pangkat naman ay magsasagawa ng mabagal na kilos. Simulan natin. Do a little thing, 1, 2, 3. Do a little thing, 1, 2, 3. Do a little thing, 1, 2, 3. Come and follow me. Follow, follow, follow me. Follow, follow, follow me. Follow, follow, follow me. And I will follow you. Do a little thing, 1, 2, 3. Do a little thing, 1, 2, 3. Do a little thing, 1, 2, 3. Come and follow me. Follow, follow, follow me. Follow, follow, follow me. Follow, follow, follow me. And I will follow you. Sa pang-araw-araw na gawain, kailan kumikilos ng mabagal at mabilis? Para sa ating pangwakas na gawain, ating pakinggan ang awiting Batang Masipag. Lumikha kayo
ng inyong sariling kilos na angkop sa tempo ng awitin. Simulan natin. Batang masipag, nakalulugod masdan. Batang masipag, kasiya siyang tingnan. Nagliligpit ng kalat, nagbuhugas ng pinya. Nag-aayos ng bahay, nag-iinis ng bakuran. Batang masipag, kasiya siyang tingnan. Batang masipag, nakalulugod masdan. Batang masipag, kasiya siyang tingnan. Nagliligpit ng kalat, nagbuhugas ng pinggan. Nag-aayos ng bahay, naglilinis ng bakuran. Batang masipag, kasiya siyang tingnan. Ngayon naman ay sagutan natin ang rubrics na ito. Sukatin ang sariling kakayahan ayon sa ginawang pangkatang gawain. Lagyan ng check ang bilang na angkop sa ginawang pagganap. 1. Di gaanong mahusay. 2. Mahusay. At 3. Napakahusay. Para naman sa ating takdang aralin, gumupit o gumuhit ng tatlong larawan na nagpapahiwatig ng mabilis at mabagal na kilos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!